taga Bamban, Tarlac, si Mayor Alice Guo sa gitna ng isyu ng alkalde sa kanyang citizenship. Bata pa lang daw si Mayor Guo, kilala na raw nila ito. Alam mo, ako dito ah, medyo nagtataka lang ako dito. Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong pinag-iinitan to ni Ontiveros. Pati nung mga ibang media, ang dami na nitong meme eh. Pati yung nakahiga siya sa van, ginawa ng meme, lahat. Hindi ko magets ha. Ito, sinusubukan kong intindihin pa. Kung bakit talagang target na target nila itong si Mayor Guo. Hindi ko alam ha. Ah. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Guo, naniniwala ang mga residente sa barangay Biren de los Remedios na tunay na Pilipino. Sikat kasi yan, bay. Oh, hindi, kaya naman sumikat yan. Kasi nga dahil sa inano ni Ontiveros yan, ginisa ni Ontiveros yan, tsaka ni Gatchal yan eh. Tapos ngayon, sunod-sunod na yung ano sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ho siya... honestly ha, hindi ko ano, eto, kaya nga pakinggan natin. Ang kanilang alkalde, sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Guo. Ang mayor po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya sa nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Inurupa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Guo. Madalas daw nilang nakikita doon si Guo noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkikipaglaro sa kapibayan, yung anak ng kapibayan namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nagitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak. Sa pinagtanggol daw ito ng kanilang mga ano, na dito talaga lumaki yan. Okay? Yan ang sinasabi ng iba. Kaya kung pwede lang kung... Hoy, ayaw namin sa supporter ng China. Magkano ba? Sandali. Ang nanay nito, Pilipina. Ang father niya, Chinoy. O, sabihin na nating Chinese. Halimbawa, ang kanyang father ay Chinese. Sige. Let's give the benefit of the doubt, Chinese. Kasi yan yung pinaglalabanan ng iba eh. Sinasabi daw niya, Chinoy yung kanyang tatay. Sabi nung iba, hindi Chinoy yung tatay mo, Chinese talaga. Pero ang tanong ito, pag ang nanay mo ba ay Pilipina, ang tatay mo ay Espanyol, ano ka? Pangalawang tanong, pag ang nanay mo ba ay Pilipina, ang tatay mo Amerikano, ano ka? Pakisagot ha? Pag ang tatay mo Chinese at ang iyong ina ay Pilipina, ano ka? Sabi na iba half breed. Ayon sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 4, Citizenship. Natural born citizens are those who are citizen of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire the perfect or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph 3 section 1, he deemed natural born citizen. Pag pinanganak ba ang isang tao na Pilipina ang kanyang nanay, ano ka? Ayon sa ating batas, ano ka? Tuloy. Sa Manila para
maano namin, kukunin namin pa para tulungan namin siya. Sabi nitong isa, hindi nga kasi man nawawala yung birth certificate o ganyan-ganyan. Alam nyo, ang dami-dami sa mga Pilipino nawawala ang birth certificate. Meron pa nga late registration eh. Di ba may mga ganyan? Ibig bang sabihin na kagad nun? Ikaw ibang... Una-una, hindi ko kilala to ha. Si Mayor Alice Guo. Pero pwede ko makilala. Pwede tayo magkita. Pero ang punto dito, bakit kagad kine-question? Ang dami-daming Pilipino dyan na kanilang magulang ay iba naman. Half, yung sabi nyo, magulang mo, Pilipina yung isa o Pilipino yung isa. Yung isa, ibang magulang, ibang lahi. Pero hindi kine-question. Hindi ko maintindihan bakit ito, grabe ang pagdidikdik sa kanya na Chinese, 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 Chinese. Ang dami sa ating Chinese dito eh. Oh. Hindi ba ho, ang dami-dami hong, eto, mag na tayo maglukuhan. Punta na lang tayo sa ano, sa Binondo. Di ba, mas alanganin pa nga yung pagtatagalog nila, halatang-halatang Chinoy sila eh. And yet, hindi naman natin sila kine-question, hoy, lumayas kayo dito. Chinese kayo. Oh, si Ivana, Pinay. Pero ang tatay niya, may nag-question ba sa kanya? Eh kasi baka sabihin nung iba, public official yan eh. O si Grace po. Sabi nung iba, may connection kasi sa Pogo. Yun ang punto dito. Sana kung talagang Pogo ang issue, yung Pogo ang tutukan. Hindi yung nationality niya. Kasi ang dami namang Pilipino dyan, maitim pa nga. Protector ng Pogo. So wala yan sa nationality. Gets nyo? San ba yan? Malapit-lapit lang yan dyan sa may south. Itinaraw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Go noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandang question noon ni Senator... Ako galit ako sa Pogo ha. Ayoko talaga ng Pogo. Dapat iba ng Pogo. Palayasin lahat ng mga inchik dito na nasa Pogo. Eh dito na lang sa kon... Ang ingay sa elevator eh. Konti na lang talaga. Tititigan ko na eh. Ningay nyo ah. Paano kayo nakapasok dito? Hindi totoo. Si Bongo. Oh. Ang punto kasi natin dito, medyo may pagka-racist na ata tayo ng konti. Hindi lang konti, madami na. Malaki na. Di ba ho? May pagka-racist na ho ata tayo na Chinese ganito. Huwag naman. Ang atin dito, yung mga mali, yung mga illegal. Yung illegal na Pogo, dapat palayasin yan. Yung mga Chinese na nasa Pogo, dapat palayasin yan. Agree ako dyan. Pero kung lalahatin mo na lang, dahil Chinese, 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 katarantaduhan naman po yun. Huwag naman po tayong ganun. Paano tayo aasenso nito? Alam nyo ba ang populasyon ng China, ng mga Chinese dito na tourist, totoong tourist ha? Eh sobrang dami. Sabi nga nila, dahil nga daw sa mga nangyayari to, pwedeng bumagsak ang ekonomiya natin pag tatanggalin natin ang mga legal Chinese tourist. Eh kasi masyado na yung hate sa Chinese eh. Hindi naman nahutama yon mga kababayan. Wag naman nating kagalitan ng mga Chinese na matitino. Eh gusto nyo ganun din na itrato ng mga ibang bansa sa atin? Ah, Pilipino yan. Amoy adobo yan. Baka akala nyo wala tayong amoy, ha? Hindi totoo, ha? Kasi alam nyo, maraming sa atin na akala natin, hindi, mga Pilipino, mabango. Pero sa ibang bansa, may amoy daw tayo.
Kasi may, may bawat lahi may kanya-kanyang amoy eh. Kaya wag tayong ganun. Kasi paano kunwari, di ba yung sa Japan? Halimbawa, yung sa Japan, yung Pilipina doon at saka yung Pilipinong merong magic na ginawa. Gusto nyo ba yung mga Hapon? Ah, mga Pilipino, mga mamamatay tao yan. Eh, ang dami-daming matinu sa Japan na Pilipino. Di ba? Yung iba half-half din. Yung mga naanakan sa umise. Eh, totoo naman eh. O, ibig bang sabihin nun, masama na kaagad sila. Gusto nyo ganun ang tingin ng mga Hapon sa atin? Ah, mga ano yan? Siguro. Siguro mga at kaya ganyan. Kaya half-half yan. Gusto nyo ganun ang tingin sa atin? Hindi, tanungin ko kayo, di ba? Gusto nyo yung mga kababayan nating half-half Japanese, ganun ang tingin? O sabi nito, pinayagan niya Pogo sa Bamban, kaya pinupolitika siya, pero may pagbabagong ginawa sa Bamban. Yun, eh alam mo, bakit mo, una-una, bakit mo sisisihin ang LGU kung may Pogo sa kanila? Ang sisihin nyo, yung polisiya ng bansa. Kasi hindi mo naman pwedeng, oh, bawal ka sa amin, ha? O hindi ka ano sa amin. Hindi pwede, tapos eh kung magreklamo yun, eh pwede naman pala. Unless, kaya nga ang i-ano natin dito, ang i-push natin, eh pagbawalan ang Pogo. 100%. Pagbawalan ang Pogo. Marisa Hontiveros, kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Go isang taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ano sama nun? Masama ba yun? Kung sakasakaling hindi siya botante mula nung bata siya at nung tatakbo na siya tsaka siya nagparehistro, masama po ba yun? Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Go nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Go. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC. Oh, yan ang problema. Yan ang problema. Oh. Ginagagalit nyo, bakit kakaano lang niya, eh wala nga, ang daming ang, pwede pala tayong tumakbo. Kasi tinatamad akong kumuha ng birth certificate eh. Sa totoo lang ha. Bakit? Yung birth certificate, pag tinawagan mo sila, totoo naman eh, makakakuha ka, di-deliver sa'yo. Pero kailangan ikaw tumanggap na naaayon sa oras nila. Hindi, walang biro ah. Ganun sila, ayaw nila ng ewan ko kung pwede na ngayon. Pero nung huling kumuha ko, tatlong beses akong kumuha niya, hindi ko kinuha eh. Hindi ko natanggap pala. Bakit? Kasi gusto nila ako mismo. Hindi ako pwede magbigay ng authorization. Sabi ko, eh paano kung natutulog ako? Gusto nyo gumising ako para sa inyo? Eh sinabi ko pa nga doon sa operator, eh paano kung may trabaho yung tao wala sa bahay? So magli-leave lang siya para antayin yung birth certificate niya. Pwede na ka deliver, oo nga. Yan nga yung ginawa ko, Diego Latigo. Pinadeliver ko, pero kailangan ikaw daw mismo tatanggap. Eh paano kung nga kung nasa trabaho yung mama? Eh paano ko ang trabaho ko sa gabi hanggang madaling araw? Gusto mong gumising ako para lang antayin kita hanggang umaga. Buong araw, intayin kita. Tatlong araw yun eh. Actually, tatlong araw bago i-deliver. So, tatlong araw ako mag-aabang-abang sa'yo. Ganon. Dati, bawal ang authorization letter. Bakit ba paulit-ulit? Bakit hindi kayo nakikinig? Hindi pa. Sir Banat, ganun pa rin until now. Yung PSA, dapat ikaw mismo, bawal authorization letter. Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Tapos di ba nakakabuisit pa niyan, nag-e-expire yung birth certificate. Bakit? Ano to, gamot? Ano to, pagkain? Magbabago ba yung birth certificate pag tumagal? Minsan mga polisiya sa Pilipinas nakakasira din ng ulo, no?
Minsan nga pagpupunta ka ng bangko eh. Eto, halimbawa lang, punta ka ng bangko, papakita. Sir, kailangan namin ng government ID. Pagpakita mo. Kasi para malaman nila kung ikaw yun. Tsaka para malaman nila edad mo. Pagpakita mo ng ano. Sir, expired na to. Expired na to lisensya nyo. Alam mo sabi ko? LTO ka ba? Nagmamaneho ba ako dito? Kinukumpiska mo ba yung lisensya ko? Bakit kailangan hindi expired? Nagbago ba yung pangalan ko kung expired yan? Nagbago ba edad ko kung na-expired yan? Nagbago ba yung picture ko kung expired yan? Kung LTO ka, okay lang. Hanapan mo ako ng hindi expired. Pero kung hindi ka LTO, yun pa rin ako eh. Kung sino yung picture na nandyan, ako pa din yun. Tama, mali. O, sabi nung iba, para kumuha ka daw at para paulit-ulit ang kumitang gobyerno. Kaya hindi na ako kumukuha ng bangko. Wala naman din ako ihulog eh. Tuloy! Pati ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Pwede expiration pag bata pa siguro, tama. Pero kung same naman yung itsura mo sa picture, eh hindi naman nagbabago itsura ko eh. Ganito itsura ko, pati sa picture ganito pa rin. Hindi ako tumatanda ako. Pag wala kang asawa at wala kang jowa, hindi ka tatanda. Alam niyo ba yun? O tingnan niyo yung mga may jowa, may asawa. Wala pang 2 taon, 3 taon, parang tumanda na ng 10 taon. Dahil sa stress. Pero pag wala, happy-happy ka lang. Di ba? Bumabata pa nga eh. Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pina-file na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpa-file po ng disqualification. Sa palumpati noon ni Mayor Go sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong bamban. Ay, grabe. Pinklawan na, pinklawan. Ayan, kagad sinasabi ng iba. Straight na nga mag-Tagalog eh. Handa naman ang Bureau of Immigration na maglabas ng travel history ni Mayor Go kung hihingin ito ng Senado. Lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized. Naku, patay tayo dyan. Nakikita pala yung travel ni Banatbay. Hindi kaya ako pagbintang ang hapon? Bakit? Eh, 1/4 ng 1 taon ko nasa Japan ako eh. Ito ah, Japan ng Japan to ah. Japayuki kaya to si Banatbay? Hindi kaya tanungin ako ng immigration? Japayuki siguro to ah. Laging nasa Japan eh. Mga kababayan, hindi po ako Japayuki. Aaminin ko na po, ako po may-ari ng Don Quixote. Donkey. Ito. Alam niyo ba yan ang aking tradisyon sa buhay? Pagdating ko ng Japan, diretsong donkey. Bago umalis ng Japan, nasa donkey ako manggagaling. Ha? To the point, inalam ko talaga kung sino may-ari ng Don Quixote at gusto ko mag-franchise sa Pilipinas ng Don Quixote. Hindi totoo yun. Alam mo, eto ha, siguro sa pagpunta ko dyan, walang araw na hindi ako dumaan ng Don Quixote. Isipin mo kahit saan ako mapunta sa Japan, mapahokaido na sa Don Quixote ako. Kailangan. Don, Don Quixote. Di ba? Japan home lang andito. Hindi, pero ito, puntaan nyo sa ano. Meron ako na-discover. Actually, hindi ko naman na-discover ito. Nung Sunday, nagpunta kami ni Mocha dyan sa may ano, sa may Daiso. Daiso diyan sa ano? Sa Mitsuoka Mall ba? Mitsuoka Mall na 'yon. Diyan sa BGC, pinuntahan namin yung Daiso. Ang ganda. Naaliw ako, parang
Nasa Japan ba ako? Ganun. Ang dami ko na naman pinagdadampot na hanggang ngayon nasa supot pa rin sila. Mitsukoshi, yon. Anong magandang hotel sa Japan? Apa Hotel. Sobrang liit pero malinis. Tsaka walang surot. Hindi, Apa Hotel. Maraming Apa Hotel eh. Kasi para, yung Apa Hotel parang McDonald's yan, yung iba-ibang branches. Ang Apa Hotel sa Shinjuku, meron siyang apat na Apa Hotel. Pero maliit lang ho yan. Pero malinis, high-tech, at saka hindi naririnig yung katabi. Importante yan. Kasi meron kami napuntahan na hotel ni Mocha nun. Nadidinig namin yung ungol sa kabilang kwarto. Eh, ganito yon. Ito yung room ni Mocha, ito yung room ko. Tapos meron dito, mas meron din dito. So minsan, ako yung kinakatok niya, "Hoy, huwag ka maingay!" Pag naglalive ako. Tapos, di siyempre, gabi yun. Minsan, sa kabila naman siya kumakatok. "Hoy!" Siyempre, kiyamanti! Gumaganong-ganon, no? No, hindi ako nagbibiro. Kasi siyempre, hindi sila sanay dun sa ano eh, yung makakapal yung dingding. Yung Apa Hotel, makapal ang dingding. Tuloy. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agency. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Mayor Go, pero pinayuhan daw siya ng kanyang abogado. Boss Dada, Coach Oli, pwede ba SMNI, yung producer namin sa SMNI, pwede ba namin interviewin si Mayor Alice Go? Gusto ko itong makitala eh. Mayor Alice Go. Unang tanong, single po ba kayo, madam? Anong tanong yun? Kung single kayo, anong hinahanap niyo sa lalaki? Ano to, show na mo ka, girls? Single pa yan, boss! Seriously speaking? Ha? Huh? Taga-banban ako. Tutorial online, pwede bang puntahan mo yan? Sabihin mo, gusto namin siyang ma-interview ng Banateros. Tanong lang. Interview lang naman. Over the coffee sa Baguio. Mahirap siyang hagilapin. Mayor Alice Go! Makinig ka! RJ, ilagay mo yung mukha niya dito sa tabi ko. Ah. Lagay mo sa tabi. Mayor Alice Go! Hinahagilap kita. Gusto kitang ma-interview. Exclusive. Parang ala... Sino ba yun yung nag-exclusive doon sa kabilang istasyon? Ala Clubio. Exclusive lang naman kayo na. Kasi sabi nila hirap daw interviewin ito. Ha? Mayor. Pag ikaw hindi nagpa-interview sa amin. Pero pag nagpa-interview ka sa namin. Hindi. Ginojoke ko lang kayo naman. Hindi kasi puro ano na lang eh, puro pangit na lang ang lumalabas sa vlog ngayon eh. Di ba? Mantakin mo, sa kabilang vlog na ito, pangit yung mga vlogger. Sa kabila nito, pangit din yung lumalabas. Pambihirang buhay re, oo. Seriously ah, kaya ako nagpapogi eh. Kaya nagpa-filter to eh. Sabi ko pa, yung mga tao, oh, pambihirang buhay re, oh. Yung mga tao ngayon, sa kabilang kampo, puro pangit yun nandun. Dito, puro pangit pa rin yung nakikita nila. So, pagandahin na natin yung ano, para naman gumanda. Diba? Konti na lang, hawig mo na si DJ Luño. Buti naman. Hindi, alam mo kung bakit ko gusto ng ano, at least ko hawig ko si DJ Luño. Ha? Eh kasi si Boss Dada kamukha si Makagago. Oh.
At least pag pinanood mo Banateros, may flip topper na si Makagago katabi ko, sa kaliwa. DJ Luño. Si Coach Oli, ano si Coach Oli? Okay, magkakamali. Bong Navarro. Bakit Bong Navarro? Oy, wala akong sinabi. Bira ka banat bayo, pati ba naman yung binabanatan mo? Ito pa.